Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, ipagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay, kalusugan ng katawan, bawat isa. Debate, FLM team versus United Tatanga-Tanga Warriors. Pakinggan natin yung ano, yung ipapahayag ni Sir Jojo dito. Yung proposal nila na kahit sabihin na natin na obviously na medyo pumapabor sa panig ng UTW, no? Ang sagot namin dyan ay oo, payag kami dyan. Yung sinasabi na apat na proposition, syempre may mga tweaks tayo dito, meron tayong mga dapat baguhin iba dito. No? May apat na proposition yung mga tanga. Pumapayag kami pero meron tayong dapat baguhin na talagang mag-meet tayo in the middle. Meet halfway. Alright? So, ganito yan. Yung sinasabi ninyo na apat na proposals, na apat na propositions yung totoo bang Marcos FLM, totoo bang trilyonaryo, totoo bang nag-aral siya sa MIT, totoo bang nanay niya si ganito, ganyan, okay. Dagdagan nyo pa yan. Dagdagan nyo. Damihan mo nyo pa kasi kulang. Ayun na, kasado na mga kaibigan. Kulang pa nga naman yun. Kung totoong Marcos ba si FLM, totoong nanay niya si ganito, totoong trilyonaryo ba siya, at kung yung isa pa. Ako tatanungin, totoong Marcos ba si FLM? Yes. In my own opinion, yes. Kasi hindi naman tatanga-tanga ang United States of America, ang European Union, at ang Japanese Embassy para bigyan siya ng visa kung hindi lihiti mo yung kanyang pangalan. Hindi naman tatanga-tanga yung LTO. Di ba mga kaibigan? Para issuean siya ng lisensya sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos. At lalong hindi tatanga-tanga naman ang National Statistic Office o ang NSO para bigyan siya ng ano? Bigyan siya ng birth certificate na Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? At lalong hindi naman tatanga-tanga ang Department of Foreign Affairs para issuehan siya ng passport sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos kung hindi authenticated yung birth certificate na kanyang ibibigay doon sa DFA. Di ba mga kaibigan? Kung di ba naman tanga tong mga ano eh, yung mga United na to eh. United niya, United tanga. Eng-eng. Di ba? Okay, move. Ang yan eh, kung debate din lang, matatapos yan in siguro in 30 minutes kung yung apat lang na yan ang questions ninyo. Dagdagan nyo pa. Pero, hindi nyo po pwedeng sabihin na ito lang ang topic natin. Kasi, maikokonnect natin ito sa inyo rin, sa inyong kampo, sa inyong side. Pwede rin namin kayong tanungin yes, kung ano yung about dyan, kung ano yung mga kabalbalan na ginagawa nyo dyan. Kasi kung ano yung tanong nyo sa amin, pwede rin namin ibalik yun sa inyo. So dapat ang subject natin dito, proposition natin dito, anything goes. Na-connected doon sa FLM and then yes. UW. Ganun lang yun. Anything goes. Kung ano yung maging topic, maging tanungan. Kasi siyempre, ang pinag-uusapan dito, Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Yung pinupunto na naman itong Trinuario, gusto na naman nilang, ano, sa debating ito, gusto nilang i-discredit yung pagiging Marcos ni Apolacay natin. Malinaw yung mga kaibigan doon sa apat na proposition nitong mga to. Di ba? Kaya nga lang sinabi ko, hindi naman ano eh. Kumbaga, maglabas sila ng, ano, ng pweba na hindi Francis Leo Antonio Marcos ang talagang pangalan ni Apolacay namin. O di ba naman mga hunghang tong mga to, di ba? O, e tayo, sigurado tayo na meron siyang tax declaration, meron siyang mga certificate of titles, meron siyang mga bank accounts, meron siyang mga kung ano-ano, lahat na lang, ano, lahat na lang legalities, lahat ng papers, school records, etc., kung ano pa man yan, eh, nagmamatch up dun sa Francis Leo Antonio Marcos na pangalan. Itong mga Talino Warriors, anong meron nila? Mga galing sa recto, na mga backlash passport na mga kopong-kopong pa na hindi mo maintindihan kung sinong mga tao ang gumamit. Di ba? So, tuloy. Plain and simple. Kaya pwede nating dagdagan yung mga parang yung inilatag nyo yan na apat na kung ano-ano dyan. Okay? Yun. Pangalawa,
yung sinasabi ninyo na sa channel ninyo, yung UTW channel, payag kami dyan. Actually, kahit saan channel na natin gawin, pwede yun. Diba? Channel ni ganito, channel ni DJ Byron. Pero ito yung ano natin dyan. Na dapat mag-meet tayo in the middle. Okay? Actually, kahit saan dyan eh. Okay. So, kung gusto ninyo sa inyo, sige, gawin natin yan. At, tama yung sinasabi si Sir Jojo. Walang problema yan kung aakit ang FLM family dun sa mga UTW, pero simulcast, ibobroadcast din kay DJ Byron, sabi ni Sir Jojo kanina, na ibobroadcast din kay DJ Byron. So, yung mga FLM supporters, dun manunood kay DJ Byron. Dun tayo manunood. Pero yung mga supporter ng United Talino Warriors, dun manunood sa channel nila. Ganun yung mga kaibigan. Yung pinapaliwalang ni Sir Jojo. Payag ako dun. Galing din sa inyo na off comments, off chat box, okay yan, maganda yan. Pero, meron kaming proposition. Pwede natin gawin yan simulcast. Kasi syempre, will you expect na yung mga FLM family ay gustong pumunta sa inyo at manood at dipangat yung inyong channel? Hindi, di ba? So, ang gawin natin, simulcast. Yes. Papalabas sa inyong channel, ipapalabas sa channel ni DJ Byron. Yes. So, sabihin man natin na doon kami aakyat sa channel ninyo. Yes. Pero, at the same time, dapat simulcast din dito kay DJ Byron. Yes. Para yung mga FLM family manunood dito kay DJ Byron. Yes. Yung mga Alipores ninyo manunood din dyan sa United Talino Warriors ninyo. Tama. Originally, ang sinasabi ko is, okay lang kahit dyan sa channel ninyo, huwag lang i-monetize. Pwede natin i-monetize ngayon. Monetize natin. Sige, okay lang. Pwede okay lang. Kahit ngayon, open natin yung chat box. Walang yung problema. Yung comment section, i-open natin. Basta, simulcast ang mangyayari. Yes. Simulcast na live sa channel ninyo. Naka-simulcast na live sa channel ni DJ Byron. Yes. Fair enough. Fair enough. Alright. Yun yung pangalawa natin. Okay? So, yun nga, nagbigay ka ng deadline na hanggang mamaya, alas dos. Eh, wala na. Eh, kahit kagabi pa, nag-uuna kami. Pumapayag na kami sa sinasabi ninyo. Yung mga lineup ninyo, okay lang. Kahit yung iba dyan, hindi naman talaga, kumbaga yung ngayon lang siya lalabas dito sa UTW ninyo, although sinasabi nyo na UTW siya, si Coach Jared. Okay lang, kahit ipasok nyo pa si Boy Manuel Pingorate, pasok nyo kahit sino. Yeah. Okay lang, kahit ipasok ninyo si Attorney Apoy, alam naman ninyo na napag-usapan natin na moderator dapat si Attorney Apoy. Pero parang sila yata, nagigimbalata kayo eh, gusto nyo ipasok ang abogado. Okay lang, kahit ipasok. Magpapasok sila ng abogado. So magpasok naman tayo ng debater natin, mga kaibigan. Mininsahe ko na yung ibang FLM supporter, yung FLM vlogger na makibahagi dito si Sir Perdi natin, si Boy Grade 1, para naman mabalatan yung kanilang mga ano, makita natin kung paano sila lumaro, kung paano sila magpaliwanag sa mga saligang batas. Doon natin makikita yan, mga kaibigan. Pasok nyo si Totsi Kicks, ipasok ninyo kahit sino pinaro at kung sino-sino pa dyan. Okay lang, walang problema. Okay? Pero kailangan magpasok kayo na pag pinasok nyo si Attorney Apoy, kailangan magpasok kayo ng equivalent ni Attorney Apoy or equivalent ni DJ Byron na fair na moderator. Kasi okay, sino ba naman mamaya yung ipapasok nyo, napaka-bias, di ba? I do believe na si Attorney Apoy fair yan, hindi yan bias. And I also do believe na si DJ Byron hindi bias. So the best na moderators natin si DJ Byron saka si Attorney Apoy. Pero parang gusto nyong ipasok sa lineup si Attorney Apoy, walang problema. Okay, hey, bring it on! So yun, ang ano natin. Para sa akin, the debate is on. Ang date na lang ang pag-uusapan natin, kung pwede, gawin na natin sa Sunday. Sunday Philippine time, anytime sa Sunday. Ika-cancel namin lahat ng mga lakad namin, appointments namin. Ika-cancel namin, then can do it on Sunday para matapos lang lahat. Yun lang. So, okay yun, mga kaibigan, di ba? Napakinggan natin yung mga proposition nung mga eng-eng. Di ba? Talagang makikita natin, mga kaibigan, talaga yung ano nila, kasi nga nasa panig nila itong si Uling. So itong si Uling,
ang main ano nito, na utusan nito na sirain yung i-discredit yung pangalang Francis Leo Antonio Marcos. So yun ang isang nakikita kong ano nitong mga ito eh. Pero hindi sila magtatagumpay, mga kaibigan, di ba? Ang batas pumapanig sa atin, di ba? Yung anti-alias law nga eh, na-issuehan na tayo ng release order para dun sa anti-alias na yan. So ibig sabihin yan, lehitimo ang pangalang ginagamit ng ating idolo. Kasi siyempre, anak ng teting talaga, mga kaibigan eh. Napaka-eng-eng kasi naman itong mga to, di ba? Hindi nyo pwedeng basta sirain ang pangalan o i-discredito ang pangalan ng isang lehitimong tao. Di ba? May mga dokumento to, mga kaibigan. May mga papeles ito, mga kaibigan. Hindi to screen name lang na ginamit lang na ganito, ganyan. Hindi ganyan ang ano, ang isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, at ang pamilyang kinatatayuan ng ano, yung mga pamilya ni Apolacay natin, mga kaibigan. So hindi papayag yung mga yan, di ba? Na mayurakan lang ng ganun-ganun lang. So abangan natin, mga kaibigan, na the debate is on. So makita natin, sana makita ko si Sir Perdi na umakyat din doon, kasi ito si Sir Perdi talagang gigisahin itong mga ito eh. Talagang matagal nang gigil ito si Sir Perdi natin, si Boy Grade 1 natin, di ba? Matagal nang gigil ito na makipag ano, diskusyon dyan. So ang gawin natin, topic kung akin si Sir Perdi, kung sa usapang batas, si Juan de la Cruz ang gagamitin natin pangalan, di ba? Para malaman na natin kung ano, para mahuli na natin sa sarili nilang mga bibig itong mga United tatanga-tanga na to, di ba? Kasi ako talaga paniniwala ko sa mga to, mga bayaran ito at saka mga ano to, yung mga mapanirang puring tao lamang, at na babayaran sila para sirain o i-discredito ang pangalan ng isang tao, di ba? Kasi nga pinamumunuan sila ng isang ano, convicted na libelous person, di ba, na most dangerous person sa paninira ng tao, itong si Manuel Boy Mejorada, di ba? So mauungkat din yan doon sigurado pag nag-on na yung debate na yan. So mabuhay ang FLM family, at dito natin makikita, mga kaibigan, mababalansin natin dito, mga kaibigan, yung mga pinaglalaban nila at yung ipinaglalaban natin. So mabuhay ang FLM family, God bless us all. Shout out sa lahat ng mga subscribe kay Lolo Miguel, and thank you so much. Love you all. Agbyang ka, Apolacay Francis Leo Antonio Marcos.